Isang pagkakabal, hindi ko nang maalam ko sa aking lahat. Sa pasimula ko na ang pagbibigil mo ng pagsigay mo tayo at sa palagatang ng pangunan na amin. Thank you.
Para
pamamahala. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa ating na Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan namin. Gayunman, alam natin sa pagpanitumuli ni Kristo, tayo ay magkatulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
sa inyo ang Panginoon. Ngayon po ay inaapat na linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy po natin pinahayag sa kasimulan ng pag-ibig ng misa. Ito ay tinatawag na the Good Shepherd Sunday, ang linggo na mabuting pastor. At the same time, ito rin po ay tinatawag na linggo para sa panalangin sa kumpasyon. Meron tayong tatlong kumpasyon. Pagpapari, yung single blessedness, yung mga bagilang isang banal na dalaga o dalaga, maaaring ikaw ay pumasok sa pagpapari o bilang isang kapamilya ng mga lalaki. Ay ikumpay pa natin ang ating pinasabi at ipanayon din.
Tinanong namin yung pagigalang obispo. Kasi bawal na kasi ko lang eh. Bawal na yung magkaroon ng pag-division sa eskwela. 40 years ago, 1975, kung natalo ko yung mga Amerikano ng mga komunista, doon ko sa South Vietnam, ay dahil ko ng eskwela, dahil ko ng hospital, na magkakawin ng mga religious, ay kinamimista ng gobyerno. Bawal magpulo sa eskwela. Mayroon akong public schools. Bawal magpulo ng katisismo sa mga eskwela. So, sabi na kayo, sabi na yung magpulo. Paano rin na kayo, paano rin yung dalawang mga tao pumasok sa buhay ng pagbabalik. Ayun, sila rin gumawa ng pamamaraan. At sabi nila, yung pinaka-susi ay walang iba kundi ang pamilya sa pagunan ng mga magulang. Yun daw yung mga mabubuting pastol na siya mga malaga para sa inaayos ng pananampalataya upang makaroon para sa paralala ng sambayanan ng Diyos, sa mga tupa ng Diyos. Eh, kasi nga, bakit na lang kami doon sa isang parokya? Kasi bago ba ako yung katisismo sa labas ng simbahan. Sa isang parokya ng pinagbaran, doon nagkakaroon ng katisismo. Yung mga mamula ay hinahatid nila yung at yung kanilang program ay for a period of 3 years sa mga kapatid ng bagong komunyon, yung Pwesto Union, ay sila yung nakailangan mag-undergo ng katising katisim twice a week. Every Friday night, pagkatapos ng pangilang eskwela sa gabi, at we go ng umaga, diretso na yun sa simbahan. At nakita ko na ito na yung mga magulang, kasi maraming tumulong kalimitan ng ngayon motor. Motorcycle ang dami, kakauli mo yung mayroon apat na lulong sa sasakyan. Ay, nandoon, maraming motor, maraming mga magulang, nalihintay para doon sa kanilang mga anak. Kasi pero sila twice a week na condition for the period of 3 years. No? Bago sila kumagamit ng kumunyon. At yung pinaka-mutawagin ako namin ay prime number. Kasi wala nga ba hindi yung magulang. Hindi yung mga magulang. Napakahalaga po ang ginagawa pa ng mga magulang. Pero siguro po sa ngayon namin na yung ating mga magulang ay makatulungan sa dapat din ng panawagan. Pero sa ngayon namin dapat yung pangalaga at pagkagumawa ay dapat ay magkaroon tayo ng prutas. At ano yung isang dapat na maging prutas? Nadarami ang mga tao na handang mapalay ng kanilang sarili bilang pamapalay para maging bahagi ko ng mabuting pastor katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya ay nagsisimula sa pamilya. Nagsisimula sa pamilya na makapag-alay ng pamilya
ang Catholic population ay minority. Dito sa Pilipinas, tayo 85% Catholic. We are the majority. 100 million. Pero wala po ako nakita dito sa Pilipinas na isang diocese na may 200 hospitalista. Kasi kung ko ibahagi ko na, ibahagi ko na, well, na ito ay nagsimula sa pag-uho sa bawat pamilya. Kung isa na makakalong isipin na tayo na kung isa mag-uupin, yung bata hindi mo makumpilan bakit? Kasi hindi niya kasukaso ng magulang. Yung lamang baptisma sa pinigay, hindi na hindi na magiging ginagawa ng magulang. Eh siguro po isang patuloy na ako. Kung mayroon tayo ang tandaan ng pagbibigay ng mga tao na mula ng isang patuloy pastor na makapagandog ng kanyang sarili bilang manginigod sa simbahan ay sa nagsisimula sa bawat pamilya. Sa bawat pamilya. Kaya tuloy po yung pagkakalaman. Sana po ay mahungkol ang bawat membro ng pamilya. Ipadala natin na naman po ang aming pamilya ay may hubot natin na magkakaroon tayo ng mga bagong na handang magbigay ng kanyang sarili. Tulad ng isang patuloy pastor. Sa parako sa pagbibigod ng simbahan. Hindi na po hindi na po mga madre, hindi na po mga lay missionaries. May mga missionary po tayo ng mga asawa, pero wala na magigod po para sa sumahan. Bakit ang mga ito? Kasi kinakailangan natin. Kinakailangan natin na makita na ang pagpapalataya natin ang siyang pagbibigay ng direksyon na tumulong sa atin para makalit natin ang kaligtasan. Matayo kayo po kayo na magkalit ng kalayaan. Na siya natutulong sa atin upang pakinabalan natin yung kaligtasan na ulo ng pag-ibigaw, pagpapatay ng Jesus Cristo at ng kanyang muling pagkabuhay. Upang tunay na ang pag-asa, yung hinahanap po natin ang iatawag po natin yung the joy of the gospel, yung kagalakan ng Ibanghelyo. Kaya, doon, nakita ko na ako kahit na ako siguro, yung Vietnamese people ay bahagi mo ng kanilang story na sila ay persecuted. Pero makita ko na ako sa mga may matuto tayo sa mga nagkakasana at kinakailangan natin ang kabayaran ng ating membro ng pamilya magkaroon tayo ng mabuting pastor at yan ay nagsisimula. Lalo-lalo na bilang mga tatay at bilang mga nanay. Ang ito yung pag-aralan natin upang sa sabi, magkaroon tayo ng maraming mabuting pastor na handa magbigay ng kanilang sarili alang-alang sa Diyos. At alam-alam sa simbahan na kanyang itinahari.
Sumasama pada kaya ako sa Diyos at mga pagkailan siya na may gawa ng nangang kagumpa. Sumasama pada kaya ako kay Jesucristo kinisama naman ng Diyos pagkailan na nagtatawag siya ng Espiritu Santo. Ibinagat ni siya ng pagkailan. Ibinagat sa aking Diyos ng Diyano. Ibinagat sa Diyos na matay ng Diyan. Nanawag siya